Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jacob, ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang inisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ang mga salitang ito ang dahilan kung bakit kahit hindi tunay na anak ni Jose, si Jesus ay inako pa rin niya ito. Noong una ay natatakot pa si Jose na akuin niya si Jesus. Ngunit nagpakita ang anghel sa kanya sa panaginip ay lubos niyang tinanggap ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Sa kapistahang ito ni San Jose na asawa ni Maria, hinahamon tayo ng mabuting balita na maging matatag sa pagtanggap natin sa mga tungkuling ipinagkatiwala sa atin ayon sa ating kasalukuyang katayuan. May mga pagkakataon na sa halip na maging responsable tayo ay tinatakasan natin ang ating tungkulin at ipinapasa natin sa iba ang mga bagay na dapat sana ay pananagutan natin. Nahahayag ang pagiging matuwid ni San Jose sa kanyang buong tapang na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagiging matuwid na asawa ay ang pagiging tapat niya sa kanyang mga pangako sa kasal. Ang matuwid na mag-aaral ay siyang nagsusumikap na mag-aral ng mabuti. Ang matuwid na tao ay siyang gumagawa ng kanyang tungkulin bilang isang anak ng Diyos sa lipunang kanyang kinabibilangan. Pagsasagawa. Balikan ang kasalukuyang mga karanasan. Alalahanin ang mga tungkuling tinakasan. Ano ang naging epekto nito sa iyong buhay? Paano mo ngayon pinangangatawanan ang mga tungkuling iniatang sa atin ng ating Panginoong Diyos?